meron ka sasakyan, pero lagay ka na lagay ng coolant, pero wala namang leak. Hindi mo alam kung bakit nababawasan ng coolant. Sa tuwing maglalagay ka, makikita mo bawas na ang reservoir. So, gusto mo bang malaman kung anong problema? Diyan lang kayo. So, meron po tayong 2011 Dodge Journey. Ito po yung ating idadiagnose. So, bali, nauubusan daw ito ng coolant. Sa tuwing maglalagay ang may-ari, laging bumababa ang reservoir. At paminsan-minsan, umaangat daw po ang temperature ng gauge. So, ito kalalagay lang daw ng may-ari, pero ngayon mababa na ulit. So, wala naman makita ang leak ang may-ari. So, ang una nyong checkin dyan is yung radiator cap. Sa mga hoses, pati na ipapunta sa heater core sa loob ng sasakyan. At tapos po niyan, kung wala tayong makita, gagamit po tayo ng pressure tester. So, bubuksan po natin itong radiator cap at lalagay po natin yung pressure tester. So, dapat meron po kayong gantong tools para ma-check po natin. So, ma-apply po natin ng pressure ang cooling system. So, pipili lang po tayo ng mga adapter dito. So, mostly sa lahat ng brand ng sasakyan, kasya po yung mga iba dyan. May mga number lang po yan. So, ito po yung pressure tester. So, bubuksan po natin yung ilalagay po natin yung adapter sa may radiator inlet. Yan, dito po. Tapos, ilalagay po natin yung pressure pump. Ito may kasama na pong gauge sa tester po yan. At tapos po nito, ipapump po natin yan hanggang sa ma-reach po natin yung certain pressure. So, ako po, ginagawa ko, over po doon sa may green. Kasi yun po yung pinakang tamang pag pressure yung nasa green. Pero konting lampas po doon sa green, okay lang. Huwag lang po doon sa may red. Baka magputo ka na po yung mga hoses saka yung mga gaskets po natin. At after po natin ma-apply ng pressure. So, ayan po yung pressure niya na nilagay ko. So, nasa 15 na PSI. I-check lang po natin visually kung mayroong mga kikita, kung may makikita tayong mga tutulo dyan. Sa may water pump, dyan sa gilid po ng mga, ayan, dito sa may heater hose. I-check po natin yan, yung mga gilid po sa may radiator. Kanina kasi nag-check na ako nito. So, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano mga dapat yung gagawin. So, dyan, sa may hose dito po sa may thermostat, titingnan po natin kung may tutulo dyan. So far, wala naman ako nakitang leak. So, ipapakita ko sa inyo kung anong reason, kung anong dahilan kung bakit ito nauubusan ng coolant. So, antabay lang kayo at papakita ko sa inyo. At pagkatapos nyo pong check ang pressure ay mag-apply ng pressure test sa radiator sa cooling system, i-purge po natin yung pressure. Dito po yung purge niyan para mawala po yung pressure na nilagay natin sa system. Kung mapagmamasdan nyo dito sa may inlet ng radiator, so tingnan nyo lang po, papandarin ko lang po ang makina at ipakikita ko sa inyo ang reason kung bakit po nauubusan ng coolant itong Dodge Journey na to. So, bali, ito po ang nakita ko. So, meron po siya. Nakita nyo, kumukulo po yan. Ibig sabihin po, may air na po dyan na lumalabas dito sa may inlet ng radiator. So, yung ibig po sabihin yan, may problema na po ang cylinder head nitong sasakyan na to. Either yung gasket o may warpage na po sa may cylinder head. Hindi natin po alam until mabuksan po natin yan. So, yan po ang nagiging reason bakit po nauubos. Pumapasok na po yung coolant, sumasama na po siya sa combustion. Ang isa pong pinakamagandang pagtetest ay yung maglalagay po tayo ng pressure sa bawat cylinder. Tapos, kung mapupunan nyo, amoy coolant po doon sa may exhaust. Doon nyo maaamoy yung coolant. Isa po yan sa mga reason kung bakit nauubos ang coolant. So, pag ginawa po to, ang remedy lang po rito is stop overhauling. So, medyo malaking gastos po pag ginawa po natin yan. Reminder lang po, gagawin nyo po ang pagda-diagnose pag malamig po ang makina. Yan po, kung mapupunan nyo, mayroon pong bubbles. So, yan po ang reason. Nagkakaroon na po siya ng pressure ng hangin sa loob. Nakita nyo po, bumubula yan. At syempre po, pag naubos ang coolant, mag-overheat po yan. Tapos lalabas na po yan yun. Nakita nyo po, bumula. Meron pa rin pong isang way to check kung sira na po talaga ang cylinder head. Gagamit po tayo nitong head gasket combustion leak tester.
So ito po yung gagamitin nating tools para malaman natin at ma-confirm na may problema po ang cylinder head. So ito po yung mga adapter. Gagamitin po natin yan. Ilalagay natin dito sa may radiator, sa inlet ng radiator. Tapos ilalagay natin itong parapernalia, ang tawag ba dito. So yan, lalagyan po natin yan ng solution. So yung solution na to ay kulay blue. So ilalagay po natin yan dito, yung kulay blue na solution na yan. At pagkatapos ay ihintay natin na mag-ibang kulay. Pagka yung blue kulay po ay naging kulay yellowish, ibig sabihin po talaga meron na pong leak ang cylinder head sa combustion. So ayan po yung level, medyo sumobra lang po ng konti, pero okay lang po. Paandarin natin yung makina, tapos titingnan natin, hintayin natin na maging kulay yellow yan. Pag may problema ho ang cylinder head, magiging yellow. Kung wala pong problema, mananatiling kulay blue ang kulay ng solusyon. So paandarin na po natin ang sasakyan para po makita natin, at hintayin po natin ang magiging resulta. So dyan lang kayo, hintayin po natin. So confirm po, naging yellow po ang solution. Ibig sabihin po talaga meron pong combustion leak ang ating sasakyan. So ibig sabihin po niya, nasira na po talaga ang cylinder head. At maaamoy nyo rin po rito sa tambucho na amoy coolant. So hanggang dito na lang po. Hope meron po kayo natutunan dito sa aking isinira sa inyo. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and like po ng aking mga video. Ako po si Boy Jimenez dito sa Drive Shop Automotive. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.